Una-una, ito naman ang official declaration natin. Yung unang 45 na lumabas, yun ay nasa discussion pa lang yung nagkaroon ng meeting sa MMC. Now, we understand that, that there are so many cities here that are really very big compared to other cities. Like, for example, ang Quezon City ay talaga napakalaki. So, to have a uniform implementation, 60 days yung ating ginawa dito. And I think that is enough time, reasonable time for all our local chief executives. So, 60 days ang tanda yung ating official declaration. Ang preventive suspension ay 2 buwan habang umaandar yung investigasyon. At with the result of the investigation, of course, depende doon kung anong lalabas doon, kung more than 6 months or 1 year. But initially, preventive suspension, 2 months kagad yun. So, depende yan sa yung magnitude nung hindi niya pagsunod doon sa ating memo circular. But sabi nga natin kanina, no, we are here as a solid body to enforce this memo. I don't think our mayroon tayo masuspended dito dahil nakikita ko yung commitment nila. And that is really what we expect to happen. Tukol po unang-una sa mga illegal parking, no? Sabi nga namin kasi, ang dami ng nakaugali ang mali na yung ating mga kababayan, ang akala niya, pagtapat ng bahay niya, siya may-ari ng kalsada at bangketa. So, siguro naman napakinabangan na nila ito ng dekada. It's about time, ibalik na natin talaga kung kanino itong nakalsada ito. Just the same sa mga illegal vendors, no? Yung mga yan, sabi nga nila, wala namang binabayaran niya na pwesto. May mga lehitimo tayong vendors talaga na namumuhunan, nagbabayad ng pwesto, tapos haharangan nila. Siguro napakinabangan na nila ng material yan. Hindi kami against vendors, no? Inaayos lang natin ng tama. Madami namang pwedeng ipwesto ng tama yan. Ang ayaw lang nila kasi yung nagsusopangan sila. Gusto nila laging nasa harap sila. So siguro dapat itigil na yan. No, tapos na, kumbaga, tapos na yung panahon na yon, ayusin na natin, linisin na natin, eh, total na kinabag na naman sila dyan na maragan. At ano yan eh, kasama yan sa mga babantayan natin. Ano? This illegal parking every day, pinapaikutan na namin yan. Ang multa niyan, pag unattended is 2,000, attended is 1,000. Siguro naman araw-araw namin huli ng 2,000 yan eh, magbabayad na yan ng parking na tama. Karamihan naman na nakaparada sa kalsada, ito yung mga nagtitipid. Meron naman tayong mga paid parking eh. Like for example sa mga condominium, kaya lang ayaw nila magbayad. Siguro pag-implement natin ng maayos, no, yung aming na mga polisiya, madadala yun. Kasi akala nila no, nagbibiro lagi yung gobyerno. But this time, no, nandiyan yung mga mayors natin, nandiyan yung DILG, we're really serious about this to clean all obstructions. No?